jobs. What's the most important part of a pastor? No wrong answers. Sige, kaya niya. Relationship with God. Okay. Relationship with God. Okay, so that will be our suggestion. So ladies and gentlemen, welcome to Mr. and Miss Relationship with God 2017. Hindi mo siya makakausap. Dapat sarado ang butones. Tapos, kailangan bangitin mo to para makausap mo ang Panginoon. Noong sinilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Sinabi sa banal na kasulatan, kailangan natin galangin ang ating mga magulang. Pag hindi mo kinausap ang magulang mo, hindi mo makakausap ang ating Panginoon. Maraming salamat, Iha. Tumawag ka na lang sa akin o mag-text 0918-698-299 kung kailangan mo ng
panalangin, ipagpapanalangin kita. Salamat. Laban natin, pakayon din si Shelly. Contestant number 2, Rev Ed. Thank you for that. Nagtatagalog po pala. Ang ganda po ng katanungan ninyo. Para masagot yung katanungan nyo, ano? Hanapin... Hindi mo kailangan ng lugar para makausap si Troy. Ano? Kailangan mo lang ay bibig. Dahil kahit saan, pwede mo siyang kausapin as long as may bibig ka. Kaya naniniwala ako sa kasabihan na, guys, kung ako na lang sana ang iyong minahal, yan ang sabi ni Lord ngayon sa'yo. Kaya mahalin mo siya, kausapin mo siya. Thank you for that wonderful question. It made me think about how I talk to God. So I beg to disagree with Reverend Edmond Chan with all respect, dahil hindi lang bibig ang kailangan mo para makipag-usap ka kay God. Minsan, puso. Dahil may mga bagay na hindi nasasabi ng bibig, puso lang. At, so, para sa inyo na puro bibig. Kung makipag-usap kay Lord at walang puso, ito ang masasabi ko sa inyo. You treat me like a rose. You give me room to grow. Mag-grow din kayong lahat. Thank you. Thank you for that. Of course, we have our